Hello Max Park, kamusta kayo? Sa dagdag natin Max Park, pag-usapan naman po natin ng ang mga senyales na may iba ang partner mong lalaki. At kung handa na kayong lahat ay masarap po tayo at muli, be inspired! At ang unang say sa may iba ang partner mong lalaki is minsan na lang siya kung mag-update sa'yo. O pumakitos pa yun ang unang sinyalis kapag ang isang lalaki may iba na. Eh bakit naman kasi noon lagi siya nag-update sa'yo? Diba? Eh bilang boyfriend o bilang asawa, dapat palagi talaga nag-update sa'yo. Ganun yan. Pero pag ang isang lalaki, para bang hindi na nag-update sa'yo. O kung mag-update man, eh napakadalang na. At kung minsan, kailangan pa siyang tanungin. Diba? Kailangan pang magtalo kayo, mag-away, magtampo ka bago siya mag-update. Alam niyo mga ka-inspired, kung ikaw pa rin talaga ang pinaka, talaga namang pinapahalaga at minamahal niya, mag-update sa'yo yan. Bakit? Sapagkat ka-inspired, palagi kanyang maalala at iisipin niya ang mararamdaman mo. Pero pag ang isang lalaki bihira mag-update sa'yo, may something dyan. Eh, isa yun sa mga pinakasinyales ka-inspired na may iba ang partner mo lalaki. At kung ang partner mo naman palagi pa rin nag-update sa'yo, eh good news. Dahil sigurado ako, ikaw pa rin ang mahal niyan. Meron lang yung case part. Base na rin sa pag-aaral, sa psychology, talaga namang ganyan ang nangyayari. Dahil, kaya naman nag-update sa atin ng isang tao, kaya nag-update sa'yo ang isang lalaki, dahil mismo ang puso niya at ang utak niya ang siyang nagpapaalala sa kanya tungkol sa'yo at nag-uutos sa kanya na mag-update sa'yo. Pero kung ang isang lalaki bihira lang mag-update, mag-message, magparamdam sa'yo, ay talaga naman ka-inspired. Hindi ka na masyadong bahagi ng talaga namang pag-iisip niya. Baka hindi na rin ikaw lagi yan naman ng utak at puso niya na noon ay ikaw ang laging sinisigaw at hinahanap. Isa yun sa pinakasinyales ng isang lalaki may iba ka-inspired. Bihira na lang siya mag-update sa'yo o hindi na siya nag-update o nagpaparamdam sa'yo ka-inspired. At ang pangalawang sinyalis mga ka-inspired na may iba ang partner mong lalaki is parang wala na siyang ganang kausapin ka. Yan ang pangalawa ka-inspired. Alam nyo mga ka-inspired, pag ang isang lalaki napakataas ng interest sa'yo, laging natak sa'yo at in love pa rin sa'yo, ay palagi ang ganadong kausapin ka. Palagi siya pa nga mismo ang nangungulit sa'yo, laging nagpaparamdam, nagtatampo pag wala kang oras sa kanya, at nabibitin sa inyong pag-uusap dahil mahal ka niya. Gusto niyang palagi kang makausap at maka-communication kayong dalawa. Pero pag ang isang lalaki ay parang wala lang ganang kausap ka, consistent, palagi na lang, ramdam mo na, pati ikaw nalulungkot na, pansin mo na, talaga namang obvious na sa kanya, ay mag-isip-isip ka at makaramdam ka. Bakit naman magiging ganun siya? Sa isa pinaka-signals ka-inspired na maaaring may something na or baka may iba na na nagpapasay sa kanya o gusto niyang kausap. Pero pag ang boyfriend mo, ang sawa mo, ang partner mo, ay palagi pa rin ganadong kausapin ka, lagi pa rin nagpaparamdam, nagme-message sa'yo, nagchat, nagte-text, at lagi pa rin talaga namang ka-inspired, malambing sa'yo, eh mahal ka pa rin yan at wala yung iba. Diba? Wala namang. Pero pag ang isang lalaki talagang alam mo, sobrang tagal na, palagi nilang ganyan siya sa'yo, walang ganang kausap ka, eh bakit naman ganun? Puri sana kung isang araw lang, dalawang araw lang, ganun siya, baka nagtatampo lang sa'yo. Pero hindi, ang tagal ng panahon, wala siyang ganang kausap ka talaga. Ikaw, nagtitiis ka lang, nananahimik ka lang, inobserbahan mo lang siya, pero napakadatana. Wala siyang ganang kausap ka na. Ang isa yun sa mga sinyals ka-inspired ng isang lalaki ay maaaring may iba na ka-inspired. At ang pangatlong sinyals ma-inspired na may iba ang partner mong lalaki is talagang ayaw niya nang ipahawak ang cellphone niya sa'yo. Yan ang pangatlong sinyals ka-inspired ng isang lalaki ay maaaring may iba na at may something na talaga. Sapagkat ka-inspired, bakit naman? Kung wala siyang tinatago sa'yo, eh wala siyang dapat ipangamba. Diba? Eh noon, okay lang naman sa kanya kahit hawakan mo. Tingnan mo, sabihin natin hiramin mo ang cellphone niya. Pero ngayon talaga naman ka-inspired. Kahit anong gawin mo, kahit anong pilit mo, gawin mong lahat, pinaglalaban niya talaga. Talaga mong ayaw niyang ipahiram, pahawak o pakita ang cellphone niya sa'yo. Kung wala siyang tinatago, wala siyang dapat ipangamba. Ganun lang yan kasimple. Logic lang, diba? Kung wala kang tinatago, bakit tayo pakita ang ano mo, cellphone? Kung anong numero sa cellphone mo, ganun lang yan. Diba? Kahit kayo naman, isipin nyo, kahit batang tanungin mo eh,
masasagot ng tama ng bata eh. Kung wala tinatago siya, papakita mo. Pero bakit ganun? Talaga naman ka-inspired. Nag-aaway na kayo, naiinis ka na. Minsan naluluha-luha ka na o umiiyak ka na. Pagka ganyan ka-inspired eh, talaga naman. Dapat mag-isip-isip ka ng malalim at dapat matuto kang makiramdam. Laging gamitin ang utak at huwag laging puro puso. Manalangin ka sa Diyos at talaga naman ka-inspired. Gawin mo palagi kung ano ang tama. At ang pang-apat na senyales maka-inspired na may iba na ang partner ng lalakis, nararamdaman mong lumayo na ang loob niya sa'yo. Yan ang pang-apat ka-inspired. Isa pinakatotoo at talaga namang nangyayari talaga. Ikaw mismo ang makakaramdam sa sarili mo na lumayo na ang loob ng partner mo sa'yo. Bakit ganun? Dati naman eh, ramdam na ramdam mo ang pagmamahal niya. Dati-rati, talaga namang nakikita at nararamdaman mo ang pag-ibig niya. Diba? Bakit ngayon, ang laki ng pinagbago niya? Para bang wala ka na lang sa kanya, nagagawa ka na niyang tiisin, minsan napapabayaan ka na niya, hindi na nga masyado nag-update, at hindi na rin masyado naglalambing. Hindi mo naramdam ang pag-ibig niya sa iyo, na noon ay lagi niyang pinaparamdam sa iyo. Iba na ang nararamdaman mo sa kanya. Talaga naman ka-inspired, ikaw mismo makapagsabi sa sarili mo na may nagbago nga. Maaring may iba na siya ka-inspired pa ganyan, or maaring may ibang laman na ang puso niya. Pero pag ang partner mo ay talaga namang hindi nagbabago sa iyo, sapagkat sa mga senyales ng tunay na pag-ibig, hindi magbabago. Talaga naman, pag lagi pa rin siya nagmamahal sa iyo, ramdam na ramdam mo pa rin ang pag-ibig niya, ikaw pa rin talaga at walang iba. Pero pag may nagbago, alam mo sa sarili mo na lumayo na yung loob niya sa iyo, eh dapat mag-isip-isip ka na. Sa isang pinakasinyalis ng isang lalaki, may iba na. At sana, sa mga nanonood sa akin ngayon, hindi yung nararanasan yan. Sana ang nararamdaman mo sa partner mo ay pag-ibig pa rin. At lagi pa rin siya naglalambing sa iyo at totoo sa iyo. Sapagkat isa yung sa pinakasinyalis na isang lalaki ay meron ng iba ka-inspired. At ang pang-limang sinyalis maka-inspired na may iba ang partner mong lalaki is bila naging sobrang sweet or nawala ang lambing. Dalawa yan ka-inspired. Pag ang isang lalaki may iba na, maaring sobrang sweet niya or maaring nawala ang lambing niya. Eh, dun man tayo sa una. Dalawa yan. Yung una, naging sobrang sweet. Eh, bakit naman naging sobrang sweet? Dati hindi naman siya sobrang sweet sa'yo. Or sweet siya, pero hindi naman ganyan ka OA. Talaga naging sobrang sweet kasi para hindi mahalata. Diba? At para makabawi dahil nakokonsensya. Ganun lang yan. Yung iba naman, nawala yung pagiging sweet. Kasi, iba na nga yung nialambing niya. So, dalawa yan. Magtaka ka kapag ka naging sobrang sweet sa'yo at nawala yung pagiging sweet sa'yo. Yan ang mga sinyalis ng isang lalaki maaaring may iba na o may ibang nagpapasaya sa kanya, may iba ng laman ng utak at puso niya, di na ikaw. Pero kung ang partner mo ay hindi nagbabago naman yung pagiging malambing na, ganun pa rin, eh sigurado wala ka naman dapat pang isipin dahil ikaw ang mahal nun pag ganun ka-inspired. So, Maxford na po, maraming salamat Maxford sa pagtapos ng vlog nito. So, hindi pong kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, ay subscribe na po Maxpart, click na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago akong upload. Sa mga gusto magpa-coaching, magpa-advice, pakimess lang po ako sa aking Facebook, ayun po yung profile picture ko, pakiharap lang po at message nyo lang ako. Ako mismo mag-reply sa inyo at pag-uusapan natin inyong mga problema sa pag-ibig at relasyon kay Inspart. Maraming salamat Maxpart, mag-ingat kayong lahat, mahal ko po kayo at muli, be Inspart!